Ang kwento na inyong mapapanood ay hango sa dalawang magkapatid na mayroong kinakaharap na problema sa pag-iisip. Hindi madali sa isang magulang na makita ang kanyang anak na malagay sa ganitong sitwasyon dahil hindi lang isa kundi dalawa ang araw-araw niyang inaalagaan at pinoprotektahan. Kaya nga pumalungkot ako kung magano. Grabe na po ang sinasuffer ko doon sa isa. Dumating ba po siya? Oh? May edad na din si nanay at ang kanyang asawa naman ay mayroon na ding iniindang karamdaman. Pero hindi yun naging hadlang para itaguyod ang kanilang mga anak. Bago tayo magpatuloy, mga doy, humihingi ako ng tulong sa inyo na kung maaari sana ay i-share nyo ang video na ito para makaabot sa may kakayahan na tumulong sa pamilyang ito. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. So, nandito po tayo ngayon sa Zone 1. Tama po, Zone 1? Ano po, dahil meron po sa ating nag-message isang concerned citizen po na meron daw po ditong magkapatid na yun nga po, may problema po sa pag-iisip. So, titingnan po natin kung ano po yung ating may tutulong sa kanila. Bali po, okay lang po na maupo na po ako. Opo, sige, si nanay po ay nasaan? May pinuntahan lang po. Ano po kayo ni nanay? Anak po ako. Anong taon na po kayo? 26 po. 26. Anak na po ako dalawa. Okay. Sino po yung dalawang sinasabi po? Na, ito po, tsaka yun po, yung nakahiga na yun. Kumusta po kayo? Ito po yung isa. Okay lang po din kay kuya. Hindi naman po siya, ano? Hindi mo. Ganyan na po yun. Wala na pong pakialam sa nangyayari dito sa... Pero hindi naman po siya nananakit? Hindi naman po. Ilan po kayo magkakapatid? 10 po kami. Yung iba po na sa iba-ibang lugar na po. Ano pong pangalan niyo? Arsenia po. Arsenia? Ilan taon na po siya? 23 po. Bata pa. 23 pa lang. Kamusta na ikaw? Eh, saan pa? Anong naramdaman mo ngayon? Hindi ka unti po. Ano hanggang nag-aaral ka? Nag-aaral po ako ng IELTS. Kaso po may gilin po. Ano po kaya dahil po sa sakit po. Sa pag-iisip po. Habang tinatanong ko siya, ay bigla na lang niyang nabanggit ang tungkol sa kanyang sakit. Kaya bigla ako nagtaka at napagtanto kong depresyon ang kanyang iniinda. Ano pong nangyari? Bakit po kayo humantong sa ganyan? Ano po? Sa trabaho po. Mapapansin din na hindi ganun kabilis ang kanyang pananalita at pagsagot sa aking mga tanong. Pero ano yun niyo po, ano? Yung okay naman po siya kausap. Ano? Pero kailangan po natin kasi na meron ditong ano, may makakausap tayo na nag-gagabay sa kanila, ano? Pero alam nga po yung pangalan, alam yung kung ano po yung nangyayari sa kanya. Ano, ilan kayo magkakasama dito sa bahay? Ano po? 4 lang po. Yung mama at papa mga kasama niyo dito? Opo. Ah, nasan si nanay mo? Nagtatrabaho po ngayon. Si tatay? Nagtatrabaho din? Nagpapadyak? Ano yung dati mong trabaho? Ano yung naging dahilan kung bakit ka na-depress? Matagal na po. Mm-mm. Ano nangyari? Kuntuhan mo kami. Sige, kuntuhan mo kami. Ano po?
Na homesick po din sa trabaho. Na homesick? Nakulong po kaya ako na, ay naano po kaya ako ng ilang taon doon. Na? Anong pandemic? Opo, pandemic. Anong pandemic? Opo. Kaya po, magkaganito. Hindi mo na kinaya. Anong nararamdaman mo ngayon? Hindi po, ano. May... May... Bali, ano? Bali, dalawang taon ka nang ganyan. Nagtatatlo na. Ano? Matagal-tagal na, pandemic, di ba? Napatingin ka man sa, ano? Sa doktor. Napatingin mo po? Sa doktor. Okay. O ano doon sabi? Daw po mag-isip. Tapos, mga bawal po. Mag-inom din daw po ng gamot. Matagal ka na dito sa inyo. So, ano pa yung iniisip mo? Na kung bakit bumabalik pa sa ganyang ano, sasakit mo na ganyan. Ano pa yung iniisip mo? May problema ka ba sa ano? Sa love life? Meron? Noon po. Wala. Okay. Wala, wala ka asawa? Wala po. Okay. Boyfriend? Wala din? Wala din po. Sino yung pangalan sa inyo nung lalaki dito? Sino? Siya po. Siya. Bunso ka na sa magkakapatid? Hindi po. May dalawa pa po. Alam niyo po ano, yung kung mapapansin niyo po yung mga sagot niya, yung kung paano siya, kung paano niya naaalala lahat, ano. Sa tingin ko, ano eh, kailangan lang na makakausap, no? At ano yung talagang kailangan niya dito sa bahay? Ano po? Sige, ano, antayin na lang po natin itong si nanay, ano, para may makausap tayo na nagbabantay sa kanila. Ano po? Meron kang, ano, may gamot na iniinom ikaw? Oo po. Bali, ano, bali, nag-maintenance siya, ano. Hanggang ngayon, may iniinom ka pa rin? Meron po. Hanggang ngayon, meron pa rin? Okay. So, antayin na lang po natin yung si nanay o kaya kung sino man yung pwede natin makausap tungkol dito. Ano po? Dahil po wala si nanay, ano pong pangalan ni nanay mo? Marites. Ayun, si nanay Marites. Dahil wala po si nanay Marites at nagtatrabaho nga daw po, babalikan na lang po natin si Lamame ang hapon kasi nga po para kahit pa paano eh, meron po tayong makausap na talagang inababantay po kay La Ate. Ano? So, mamaya hapon po ay babalikan natin ito para po malaman kung ano po talaga yung problema nila at kung ano po yung pwede natin maitulong sa kanila. Ano? At yun, meron po tayong ibibigay sa kanila na konting grocery. Ayan, sabihin mo kay nanay mo, may ano ha, meron na kayong ano yan, ang grocery ha, may bigas at ano. Maraming salamat po. Ay, nanay na po. Ay, ano po, kuya? Ay, ayan si nanay. Ayan po. Ayan po, hindi na po tayo mag-aantay kasi nandito po si nanay Marta. Hello po. Magandang umaga po. Ano pong sadya? Meron, opo. Nagulo po ng bahay ko. Opo. Kayo, ano? Opo, kayo. Meron po kasi nag, ano po, na message sa amin at humihingi po sila ng tulong dahil meron daw po ditong magkapatid. Na, sir, ano po? Grabe na pong ginadanas po. Dalawa po sila. Ang kalagayan po namin, sir, aminin ko po sa inyo talaga, ang buhay namin, sir, ay alanganin na maedad na, masasakti na rin po ako, may high blood na rin po ako pag minsan, tapos yung asawa ko, mahina na rin po ang katawan. 67 na po yung asawa ko. Pero ang trabaho niya, sir, nagdagari pa siya. Pag umuwi siya dito, nanghihina na siya. Kaya sabi ko, wala siyang kakayahan na po na magpagamot sa kanilang dalawa. Sabi ko, naya ang Diyos, hindi po ako nagbibiro kasi talaga pong hindi na po namin sila kayang ipagamot. Kaya nga po, sabi ko, sige ang planahan ko, sino kaya po, Lord, talaga ang pwedeng tumulong sa, maiiyak na ako, sir, talaga po, totoo lang. Hindi ko, na po talaga namin siya
pag ako. Ano po ang trabaho po ninyo? Misa po ano, gamas po lang po ako dyan, tapos naglalaba-laba, pero hindi naman po kasi kaya ng misa ng katawan, sir, kasi may ano na po, kasi ako mahina na, may maintenance na rin po kasi akong high blood. Kanina nga po umaga, nag-isa sa mga po pakiramdam po kasi nga, suran po ako kapon ng pagod na wala kaming makakuha na pagkain. Si yung asawa niyo po ay nagpapajak? Nagpapajak po minsan, tapos naglalagari po siya. Ay, mabigat po magang trabaho maglagari. Napipirsa po siya dahil dito sa dalawa ko na itong misak. Ilang taon na po siya? Kasi siya na po talaga ako. Ilang taon na po si sila po na nagkakaganyan? Ito po ay nung mag-pandemic po tayo, na po ay nagkasakit noon. Kung ano po yung pagpasok ng siya po yan, trabaho po yan sa Naga. Doon po siya sir nagkasakit. Doon sa amo niya. Homesick po. Hindi ko po alam kung homesick or siya po ay nagka-problema. Kasi sabi po nung amo, hinatid po siya sa amin dito. Kasi nga po ganyan na po. Hindi po siya totally, sir, ano, parang bali, may iba na siyang kilos. Opo. Nung ilang siguro mag-isang linggo na naging mag-iba na po, parang siguro sabi ko mapunta na siya sa ganyan na nga. Okay. Sabi nung amo niya po, yan ka ay may boyfriend daw. Okay. Sabi ko, ma'am, sabi ko wala man po yung boyfriend. Sabi ko, di alam ko na may boyfriend. Okay. May boyfriend daw. Siguro daw, baka nag-break. Yun lang po ang ano. Tapos nagsasabi ito, may problema daw po sila doon. Hindi ko sir maano kasi siya ang ano dito na ito sa kanyang ano. Yun lang po ang sinabi niya sa akin na may problema, nagka-problema daw po siya lang. Hindi may sinasabi ko anong problema doon. Pero ano po, ano yung kapag pagsasalita niya, yung pakipag-usap niya ay normal, okay lang naman po. Kasi kanina po habang wala po kayo, nakipagkwentuhan po sa amin. Oo nga po, pero sa amin po sir hindi yan nakikipag-usap ng labo-labo. Talaga pong sa ibang tao, nakikipag-usap po talaga yan. Ano pong, yun naman po, ano pong naging problema po ni, ano? Ayan po sir, ay nagkaroon po yan ng, nagtrabaho po siya ng Batangas sa Tubuhan. Ano pong pangalan? Mister po. Ano, ilang taon na po siya? 28, magto-28 na nga po yan. Ano pong nangyari po kay Nestor? Yan po sir ay ano? Nagbatangas po yan. Ganito po yan. Kalating taon po siya doon. Ngayon po, pagkakalating taon po niya doon, bumalik po yan sa amin. Pero totally, sir, wala mga akong, ano, hindi po man siya ganyan. Tapos, nagkasakit po siya ng ulcer, sir. Bakit? Ang isip ko, sir, baka na gutuman po doon sa trabaho kasi nga, ano yun, nag-ano po siya, tatabas po baga sila, sir, na to. Tapos, nagsulsul na mga kaibigan sir dyan, magpa-opera ka kasi yan. Pag hindi ka na-opera yan, mamatay ka. Umpisa po nung nag-ano siya sa akin, sabi ko, nunoy, wala tayong mampa-opera. Magkano sir ang pagpa-opera? Magkano? Wala tayo. Sabi daw, mama, mamatay ako. Pag hindi mo ko bina-opera, sabi ko, Diyos ko po, maawa ka. Wala akong pang-antay ng pampa-opera. Doon po siya sir na ano na. Nag-isip na po yan. Ito, pasensya na po sa akin tanong ha. Meron po ba kayong history na ano po na kumbaga po may mga lahi po na nakakanya po talaga? Wala man po sir. Wala po. Wala po. Talaga grabe nga po ang ano ko talaga. Sabi ko nga diyan hindi pa nga po kami natapos. Nalungkot ako sir nitong mag-pandemic tayo. Ito nagkaganyan. Ano po yung dati nilang buhay? Ano man po sila? Ayos naman po silang mga anak o kumbaga po tumutulong man po sa inyo? Oo, yan po ay nagpapadyak yung sir dyan. Wala, sabi nga ng mga kaibigan po, ba't nagkaganyan yung anak mo yan? Tis, ano ay masipag. Nung normal yan sir, di nagpapadyak po siya. Ang gawa niya, di ako po pag naglalaba. Mama, huwag ka na maglaba, ako na lang po. Mukat sir, nagkaganyan. Diyos ko, maawa ka. Nabili po yan ng bigas sa amin sir nung siya hindi po man nagayan. Siguro po nga talaga na ano siya namang nagbarkada, sabi ko nga, minsan may mga barkada po. Baka sabi ko po, inaano nga ng mga barkada. Sabi nila, napainom doon ng talampunay, sir, nakakagayon nga doon ng isip. Barkada po kasi. Pero, doon po nagbisa yan. Nakakausap mo po siya? Basta ang ano po niya, sir, ay humiisa sa amin ng pagkain, or
sigarilyo, eh, nakakasama mo na baga po, uh-huh. Sir, yung sigarilyo. Sabi ko, nung pwedeng, eh, hindi, nagagalit po, kaya binibigyan, kahit ako, sir, naobliga na akong bumili ng sigarilyo, mag-ug lang siya magparawa, uh-huh. At minsan nagagalit, sabi ko, pahinga akong sais, yung sais po, baga isang stick. Pero sa ibang tao po, nakakipag-usap mo po siya, ano? Hindi. Hindi po talaga. Kasi nga po, inaano na siya, kasi nga siya ay, mabaho na baga, sir. Mm. Hindi man lang liligo, ayaw man yan maligo. Kung ako lang sabi ko nga, sir, pwede kong gapusin na ako na lang hindi ko man kaya, sir. Baga kung ako'y bugbugin man yan. Mm. Po, Diyos talaga, ayaw nilang tulungan. Nandun ang aking pagtulong na ina. Pero sila po, lumang po. Gaano po na ikahirap yung buhay na meron po kayong anak na makita na nagkakaganyan. Pero super, sir, talagang halos minsan sabi ko, Diyos ko, sa Diyos na lang po ako nakapit. Mm-hmm. Kasi ako, sir, hindi ko kaya. Mm-hmm. Sabi ko, niya ko talaga po, Lord, hindi ko kaya ito. Talagang hindi ko nakakaya. Kayo na po ang bahala nito. Na ganun po ako. Kaya yung minsan nag-pray ako na sana po may maligaw dito na tao na katulong po talaga sa kanila. Nandun po yung desire po na puso ko na gusto ko talaga po silang maidlagay sa mayroon silang magpapagaling po. Lang magpagaling lang po, sir, na malaking bagay. Wala na po ko ibang hinihiling sa buhay ko. Kasi ako, sir, may edad na ako. Sabi ko nga, hindi man ako tutariya habang buhay. May ano po baga tayo. Kumbaga sabi ko, gusto ko sila magumaling na para maganda ang ano nila. Ang munting kahilingan ng isang ina, gumaling at maranasan ng isang normal na buhay para sa kanyang mga anak. Pero paano kung kapos? Kung patuloy pa rin naghihikahos sa araw-araw na dumaan, maraming bakit at tanong kung hanggang saan nila kayang lumaban. Ito pong ginagawa po namin ay kasi po para po maipaliwanag ko rin po sa mga manonood, ano? Kami po ay hindi man po talaga totaling nangako na talagang lubos yung po 100% na matulungan, okay. Pero may chance po tayo na kapag napanood po ito ng mga tao itong kalagayan nyo, ay may chance po na tumulong sa inyo. Ano po? Salamat po, sir. Opo. Yung gumaling lang, sir, doon na lang po ako talaga. Yung paggaling lang po ang hinihingi ko sa kanila. Na talagang hindi man po talaga namin kaya, sir. Talagang alam niya ng Diyos niya. Miss ko talagang ano mangyayari. Okay ka lang? Nagutom ka na? Hindi naman. Pero ano ang kagandahan po sa kanya ay andun pa lang po tayo sa sinasabi po na ano na yung pagiging depression po niya ay kaya po talaga na gamutin pa. Kasi nga po, hindi naman siya yung totally talaga na kasi nakausap. Alam po yung kung saan siya pumunta. Gusto mo pang gumaling? Gusto po. Mm-hmm. Malaking bagay po siya. Para kami naputulan isang daliri. Kasi siya ang nag-ano sa amin. Siya po yan. Opo. Kumbaga pa tumutulong sa iyo. Ano po? Pero gusto mo pang magpatuloy sa pag-aaral? Gusto pa. Ano yung gusto mong kuning trabaho pagkatapos mo sa pag-aaral? Anong pangarap mo? Ayan. Maging isang ana? Sundalo. Sundalo? O diba? O sundalo. Nakakatuwa mo. Sir, grabe ang mga po, kahit po, kahit nadidepress siya, alam niya kung ano yung pangarap po. Kaya niya. Nga po, sir. Yes ko. Ayan po, gagawin po natin yung... Kuya, pag natulungan mo ako, bahala na sa'yo si Lord. Po. Talagang po, grabe ang anak ko, kaya nga, sir, siguro ang inano sa akin ng Diyos. Kaya grabe talaga, kagabi nag-pray ako, Lord, tulungan mo ako, di ko sila kaya. Mm-hmm. Mahal na mahal ko po yan, sir. Kasi sa akin yan nagmula. Mm-hmm. Kaya nga po, malungkot ako nung magdala yan. Grabe na po ang sinasuffer ko doon sa isang dumating ba po siya, oh. Ang Diyos na, hindi ko nagpahambok. Pero may ano po? Makikita mo, sir, na hindi nakakakain, nakaganyan lang sa kanin. Uminom ng gamot, hirap niyang painumin. Babalik kami dito para kausapin ka palagi, ha, para kahit pa paano
ano, bumalik na yung ano mo. Ano yung gusto mong kainin o ano? Meron kang gusto mong kainin? Nana? Sige, sabihin mo. Gusto mong mag-McDo. Yan ang gusto mong mag-McDo. Pagbalik namin. Pagbalik namin ha, may McDo ka sa akin. Okay? Sir, kakain. Ano? Kaya na, sir. Basta, uminom ng gamot. Pag ano ha, pag pinapain ng nanay ha. Tapos pagbalik namin dito, bibigyan ka namin ng McDo. Ano? Sino man po ang may kakayanan pong makatulong sa akin, sa mga anak ko na ito na may karamdaman, ay papasalamat po ako na sobra kung sino man po yung sana po maunawaan man po yung kami, kasi dalawa man po ang aking anak na may karamdaman. Sila po ay hindi na po talaga kayang ipagamot. Dahil mahihina na rin po ang magulang. Nagtatapat po talaga. Parehas na pong mahina. Ay, kumbaga, kailangan na rin po talaga ng hingi ng tulong po sa, na para po madala po sila talaga doon sa tamang lagayan po sa kanila na gumaling po talaga. Nang po ang ano po sa mga anak. Sana po kung sino man pong may puso na may makatulong po diyan, kasi hindi ko man talagang kaya sarili ko. Gusto kong may magawa ko sa kanila para wala na akong kakayahan, kasi may karamdaman na rin po talaga ako, sir. Alam po yun ang Diyos talaga po yun na ko. Ayan po nay, hindi po talaga kami totally po na mga ngako sa inyo, pero gagawin po namin yung lahat ng aming mga kaya para po kayo itulungan. Sir, ano po? Maraming salamat, sir, sa pag-ano ninyo sa amin. Mm-hmm. Sana po ay makagawa din po ng para paano talaga po matapos, sir, yan. Sa lahat po ng mga kapanood, ano po, sa mga nanay, sa mga anak, alam niyo po yung pakiramdam na ganitong sitwasyon, ano, sana po ay kahit i-share niyo lang po para po kahit pa paano ay may makapanood po na iba at makapagbigay tulong po dito sa pamilya na ito. Ano, mahirap po yung ganitong sitwasyon na ito pong nanay at tatay ay talagang may edad na. So, ito po yung pagkakataon na alam niyo po yung tinitingnan na lang nila yung kanilang anak, pero wala po silang magawa kasi nga po yung sa sitwasyon nila ay talagang napakahirap. Kaya po sila ay lumapit sa amin. At kami naman po ay lalapit sa inyo para po hingian po ng tulong itong pamilya na ito. Ano? Kaya sa mga kapanood po nito ay talagang lubos po kami nagpapasalamat. Sana po ay i-share nyo at kung ano man po yung pwede nyong maibigay na tulong sa kanila ay kami po ay lubos agad po na nagpapasalamat sa inyo. Ano po? Ay, yung anak ko po nag-aaral, nabubuli na rin po. Ayoko pong pati yung anak ko madamay na maging ganyan. Kasi yung bully, sir, doon yung nagmumula, yung pag-maano na rin sa anak ko. Ilan taon na po yung... Yung gusto ko po yung grade 8. Binubuli po siya sa, sa high school. Ayoko naawa na rin po ako. Ayoko naman po mag-isip din. At naawa man po ako. Nandiyan po yung anak ko. Nandito po siya. Pwede pong ano? Hindi, parto na yun. Dapo ko na dito. Ano ang pangalan mo? Ano po, Monet. Monet. Ilan taon ka na? Ano po, mga 18 na. Kailan ang 18 mo? Sa September po. Sa September. Grade? Grade 8 pa lang po. Grade 8, ano? Mm-hmm. Kamusta yung pag-aaral? Ayos lang po. Ano yung pakaramdam mo na ano, may kapalig ka na nakakasama sa bahay na ganito? Mahirap. Mahirap po. Kasama, pero, dito ka sa bahay nila? Opo. Sanay naman po. Pag yung pag-aaral mo, di okay lang kahit ano, hindi naman sila nagugulo? Hindi naman. Hindi po. Gusto na nga yung bumunta na sa Batangas sa kapatid kasi nga minsan daw binibuli po siya, sir. Gawa nga niya. Napunta po yan ng school, sir. Binibuli ka din sa school? Noon lang po yun, pero... Anong mo siya sabi sa iyo? May kapatid po akong ganyan. Yun lang po, inulit-ulitan na ako ng kapatid akong ganyan. Ano yung pakaramdam? Ha? Naya ko na lang po yun. Kasi hindi ko naman po gusto magkaganyan sila. Natanggap ko na lang po. Ang iniisip ko na lang po ay mag-aaral ako.
Tapos pag nakatapos, yun lang po. Mm-mm. Ayos na. Yan yung mga estudyante na nahilig mambuli, ano? Tigil-tigilan nyo kasi alamin nyo kung ano yung talagang punot dulo nung ano nung tao na binubuli nyo kasi tingnan nyo ha, ganito yung ano yung sitwasyon ng taong binubuli nyo, ano, pag-uwi niya nadidepress siya, di ba? Sa school depressed pa din, kaya tigil-tigilan nyo yung pagbubuli nyo kasi may mga tao kayo na naaapakan, ano. So ngayon okay ka naman ngayon? Okay. Ano yung pangarap? Pag nakatapos ng pag-aaral. Wala pa po. Wala pa? Nahira po kaya mag-feel. Undecided pa? Opo. Pero ang goal mo talaga ay makapagtapos po. At matulungan si? La mama. Mm-mm. Opo. Paano na yun? Nandiyan po pala si, ano, si Kuya, ayan po, si, yung, si Kuya Nestor, ano? Hindi naman po siya makakausap. Ano po? Kaya nga. Pero na gagawin po namin yung lahat po na ano, kaya na po. Salamat po. Talaga siguro po kayo yung dinala dito ni Lord. Kagabi po ako nagpipray niyan. Sabi ko sana po, tulungan mo po ako Lord talagang. Hindi ko man talaga kaya. Tiwala lang po na yan. Kaya nga po. Salamat talaga lang sa Diyos kayo yung ginamit sa amin. Muli po, maraming salamat po sa inyong panunood. At sana po ay i-share nyo itong video na ito para po makarating sa mga taong may kakayanan po na tumulong. Ala po. Yeah, maraming salamat po. Mm-hmm.